Good morning. Morning, fellow viewers. How are you today? Kamusta po kayo diyan? Dito po ako sa job site ngayon. At isa sa mga duty ko lang aming ginagawa ngayon about survey work. Tinecheck namin yung mga pipe na naka embed na or na-construct na before bago pa magsimula tong mga village na to or sa mga villa dito na construct na yan dati. So I want to introduce you one of our best surveyor. he's from Sri Lanka. Yeah, Sri Lanka. Yeah. Sri Lanka. His name is Ravi. You cannot see his face because we are covered. But I can tell you that he's a very good surveyor. So he's working with me, like surveying this pipe. We can call it like house connection pipe. Yeah, and then we are checking the length, embed, the length under the underground. So to ensure that this pipe is enough for the services for all the houses that will be constructed in this area. So this is our guys. Great guys, very tough guys. Imagine how difficult are they doing. Napakahirap po lang, ang hirap mag-English. At ang hirap din po mag ano, kasi nga po dito sa Middle East, halos konting English okay na, mas nagkakaintindihan sa trabaho. Ayan po. At sila po ay taga from Pakistan. They are from Pakistan. They are the top man. Brave man. Ayan po, medyo mahirap po yung ginagawa namin. Actually sila po mas hirap kasi nga po pumunta sila sa manholes. Mapasok sila para ayun nga gamitan ng susundutin ng pipe na 'yon. Susukatin namin kung gaano kahaba yung mga abang. So ayan, nandito nga po ulit ako sa Wukir. At ayan, pinapakita ko lang po sa inyo kung ilan sa mga activities o ilan sa mga ginagawa ko. Sa ngayon ay wala po akong mga masyadong inspection under construction. So we're doing survey. Nagsasurvey po kami. Kasi marami pa po dito mga bahay na ano, walang mga connection. Hindi pa nakakonect yung kanilang sewage pipe papunta sa ano, sa main sewer. So ayun po. Sige po, kuha na ko rin paano nila ginagawa yung trabaho. Ayan, agad lang po. Ayan po. Kailangan talaga nilang pumasok sa loob kahit medyo risky. Part po ng job namin kasi yan, o part ng sila lang po lang talaga ang pwedeng pumasok. Tingnan niyo po kung gaano kalalim yung mga manhole dito. Actually ito ababaw pa lang naman po yan, yung iba malalalim. Pagka malalalim, hindi na po muna na pinapasok, kailangan ng safety para ma-ensure na safe yung mga taong baba. Kasi yung iba, yung mga live na, tinatawag ng live, yung may mga maagos ng mga tubig galing sa mga bahay, may nakakonect na yung mga yung sewer line nila. Eh, siyempre, alam nyo na yung dadaloy doon. Medyo madumi na, may gas na yun. So, pagka ganun, kailangan na namin ng safety officer para i-check yung gas content ng manholes. Meron mga certain may limit kumbaga sa gas meter. Ewan ko, nakalimutan ko na yung tawag sa instrument na yun na pan-check ng gas. So pag na-check na hindi pwede pumasok, ayun po, hindi niya ina-allowed. So ito mga tina-check na yung mga mababaw na manholes. Ayan po, ganyan yung
nagawa namin survey work. Medyo mahirap at nakabilad ka sa araw, pero okay lang. Ganyan po talaga mga ano sa course namin eh. Ito po talaga ang may experience namin sa site. Hindi lang po to, iba-iba kasi ng ano, siyempre dito natawag to sa ano to, part ng infrastructure or mga horizontal works. Pag sa building naman eh, yung mga pwede rin residential, pwede rin high rise, pwede rin commercial. Pero sa ngayon po ang trabaho namin eh, more on ano, infra. Sa yun nga, construction ng sewage system, especially like manholes. And there you go. Take care, ah. You're very near to the okay, so makita nyo, ang dami pang anaganda ng mga bila dito, no? Dami pang ginagawa. Napakadami pang gagawin dito. Pero halos lahat naman po ng bila na yan ang nakatira lang. Mga marami na yung lima. Malalaki pa rin ang ginagawa nilang bahay. Okay. Guys, question and answer portion muna po tayo. Magtatanong muna tayo ng mga ilang words para i-translate sa English. From Sri Lanka to English version. O English to Sri Lanka. Okay. Sir Robby. Hi. How are you? Okay. Can you just give me translation from your language to English? Let's say. How you can say good morning to your word, Sri Lanka? Subha Udayasana. Oh my God. Subha. Subha Udayasana. Subha. Oh my God. I cannot even mention it. Anyway, we will search it on Google. Okay, how about like just simple saying hello? How you can say hello? Kohomada. It's still long? Kohomada, yes. Kohomada? Yeah. Better hello. Yes. My goodness, why it's very long in your language? Okay, if you see some lady telling like hi, you're beautiful. Oh yeah, hari lassanai. Oh, really? Yeah. Lassanai. Lassanai. Yeah, lassanai means beautiful. Oh, hi, Miss Lassanai. Lassanai. Okay, so we have already three words, but I cannot remember those. It's really difficult. Okay, what else? What is the basic normally when you are in like I say good morning, no? Like good morning. Yeah, subha udayasana. Subha udayasana. Udayasana. Yeah, correct. Yeah, subha udayasana. Udayasana. Why in Hindi it's like more easy, no? Yeah, Hindi is easy, no? Yeah. More easy like namaste. Namaste. Yeah. Namaskar. Kya hai? Assalamualaikum. Right, it's Arabic. Arabic. Yeah. Okay. So, what is in your language is the like father? Tata. 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 That's good because in Filipino it's tatay. Tatay. Father. Father is tata. Tata, yeah. In Philippines is tatay. Tatay, yeah. Ah, that's the only one I can remember. How about mother? Amma. Ama? Ama. It's also same in Philippines, ama is tatay also. Same, ha? Yeah, ama. So, means mother is ama. Ama, yeah. Hello to all ama and tata. Yes. Greetings from Filipino to Sri Lanka. Okay. I think this is enough. So, we'll continue in the other day. So thank you, Robby, for your cooperation. Thank you for your participating. Tama, I should try it. To be in my video. Yeah. Thank you very much. Okay, and those the other guys, they are very shy to go to be with us. Later on, I will interview them. Thank you, guys. See you again later. Bye. Guys, lunch time na. Kain muna po tayo. Ito po, nandito ako.
ano, Alsad. Ha? Alsad. Sorry, Nasir pala, Nasir. Oo, oh, bukas na po yan. Bukas na ba? Sigo tayo guys, close pa pala. Nakapagay na itong mga kasi. Saan yung chicken dyan? Ayan o. Sayang talaga. Nimiss ko pa naman yung chicken nila, napakasarap. Sige po, hanap muna po ang mga kainan. Ah, Mumbai restaurant. Try ko kaya biryani rito. Sige po, tara. Manyo ko, sakit lang. Ayan po, nandito ako sa Mumbai restaurant. Try ko yung biryani nila. First time na I'm vlogging. No, no. I will try their biryani. So, yun yun. Yeah. Ito po, maganda yung restaurant nila, oh. Oh, maganda. Nice. Eh, last time na po. Doon sana ako sa Turkish Temple, kaso sarado pa. Pero, pakita ko sa inyo yung, ano, yung biryani. Try natin yung biryani, masarap. Sige po, hintay natin yung order. Guys, pwede mo natin yung order, oh. Kain po tayo. Biryani, biryani, biryani. Very hot. Bagong-bagong dito. Daming, may mga cashew nuts pa. Tsaka ano, raisin. Unang subo. Kaso, this is moto, no? Moto, yeah. Moto, no, sorry. I'm very messy, guys. Also, no problem. One tips. Coke? You have Coke, no? Maybe after 10 times, I will peel. You can see from later on, I will be fresh pile. Wet. White. Coming water. Fresh pile. When it's spicy, you will peel hot, no? So, I'm also wearing jacket. So. Kaya muna po ako ah. Kaya muna po ulit.